suggest you, if you want any information, you want to learn anything, please subscribe Ships Fitters TV. Alright, so nandito naman tayo ngayon ay gumawa tayo ng vlog about sa paghinang ng copper to copper, copper to metal, and copper to stainless steel. Dahil ito isang requested sa ating isa sa mga subscriber na si Taku sa TV. Taku sa TV, sana makatulong ito sa iyo kung paano maghinang ng ganitong mga klase na metal. Ang gagamitin ko dito na rod ay ang silver bronze rod at saka yung bronze rod. Sa mga nakaraang video ko ay mayroon akong pinapakitang hinang sa stainless steel versus metal. At saka naghinang din ako ng metal to metal. Ang ginamit ko na panghinang ay galvanized wire. So sa ngayon ay nakikita nyo ang paghihinang ko ng mga ganitong rod ay malalaking tulong ito sa ating mga baguhan na fitter. Dahil mostly naman ang ginagawa dito sa barko ay mga fabrication. Lalo na yung mga pressure gauge ay mayroon siyang copper wire na nakakunik at makakatulong sa inyo ito. Ito po ang channel ng Ships Fitter TV. Ako po ay puspusong nagpapasalamat kung maklik ninyo ang subscribe button sa baba. Okay, pagkatapos nating nalinis ang isang copper at saka yung metal, ang gagamitin rito paghinang ay bronze. Itong kulay blue na to ay galing ito sa Marigas na company. So sa unitor, ang kulay nito ay yellow. So ang unang gagawin dyan ay lilinisin mo ng maigi at saka mo hinangin. Ngayon, katulad ng mga nakaraang video ko na ang paghihinang dito ay kailangan mag-umpisa ka sa low temperature. Kamukha nung inihinang ko, ang bakal nito ay metal to copper. Yan ang paghinang. Unang-una ay kailangan mo ng linisan or pwede ring lihain mo. At saka mo saka mag-umpisa ng paghinang. Yun ang ano dyan. Hindi naman kailangan dito ang pagandahan sa hinang. Ang importante lang dito na wala siyang leaking. Once nga may pressure or liquid na dumadaloy doon sa copper, at least hindi siya mag-leaking. Dahil kamukha ng mga sinasabi ko na kapag mag-leaking ang hinang nyo, ay maring makadamage sa mga katabi. Maring may mga motor dyan na matamaan sa liquid na lumalabas doon sa leaking na pinaghinangan mo. Kailangan siguraduhin mo na hindi siya mag-leaking. So mostly naman dito sa barko, pag ikaw naghinang ng tanso or silver bronze rod, ay nasa 98% ang efficacy or accurate dyan. Wala talagang kaliking-liking dyan pag nakuha mo yung tamang paghinang at saka tamang pagtitimpla ng acetylene. Kaya ang silver bronze rod ay recommended ito sa mga refrigeration company sa paghinang ng at pagdudugtong. Ito yung ginagamit na silver. Ang tawag dito sa barko ay silver bronze. Kasi mayroon siyang 25% na bronze na hinalo dun sa mismong silver. Upang kumapit siya dun sa copper. At saka sa halo na 25% na bronze ay marami siyang paggagamitan. Pwede mong ihinang sa copper to metal, copper to copper, copper to stainless steel. Yan. Pwede siya sa lahat ng bagay. Kaso nga lang, ang problema lang sa copper ay hindi siya matibay kung mayroong ipapasan sa kanya na mga heavy na load. Katulad nung maghinang ka ng ano, maghinang ka ng copper tapos ang gagamitin mong rod ay silver, ay hindi, pag mayroon kang isasabit dyan, hindi siya magtatagal kasi hindi siya gaanong matibay. Ang
welding rod na to ay ginagamit lamang sa mga pressure na penetration ang maganda. Once nga makapenetrate ito sa loob ay magkikreate siya ng solid na welding na hindi niya talaga magkakaliking. Kaya ang silver nasa mga 99%, tapos ang bronze nasa mga 98%. So ang bronze naman ay nagkaroon siya ng magandang hinang at matibay. Medyo mas matibay siya doon sa silver. So itong ginagamit ko na rod ay ito yung bronze. So pagkatapos nito ay ipapakita ko naman sa inyo kung paano maghinang ng silver. So indication natin sa silver ay ang flux coated niya ay white. So mayroon ding ibang silver sa barko ng hindi ang coated niya doon sa rod ay may pagka light yellow. Pero karamihan naman sa silver, lalo na kung drummer rin ang magsusupply, ay puti. Yan ang tandaan nyo. Di katulad itong bronze ay may blue at saka may yellow na flux coated. So kamukha nung mga sinasabi ko sa inyo, kung maghihinang kayo na pwede namang siyang i-vertical nyo na dahil maganda ang penetration sa vertical kasi napupunta yung ibang lusaw dun sa pinakaloob niya. So nakikita niyo yung paghihinang ko ay talagang baga na baga siya. Sinadya ko yan upang makapenetrate. Di katulad nun sa stainless steel, huwag niyong ipabaga ang stainless steel dahil kapag ito yung binabaga mo ang stainless steel ay itatapo niya yung mga lusaw na panghinang mo. Kaya hindi siya maganda pag sobra ang init doon sa stainless steel kapag naghinang ka ng ganito. Yun lang mo lang ang problema eh. Sa ibang mga metal, hindi na kailangan. So ngayon, ilulubog ko sa tubig para makita nyo ang hinang ng copper to copper na ginagamitan ko siya ng bronze rod. So pagkatapos nito, ay papakita ko naman sa inyo kung paano maghinang sa silver. Ito yun siya. Ito yung bronze ang ginagamit ko. Ngayon, maghihinang naman ako ngayon ng copper na maghihinangin ko itong copper na copper. Ang gagamitin kong panghinang ay silver. So itong silver na to napakahandi itong gagamitin. Kahit siguro sa mga baguhan, basta makuha mo yung lusaw niya, ay tuloy-tuloy na yan. Para kang naghihinang ng ano nito, plastic. Madali siyang gagamitin. Ito yung sinasabi ko sa inyo, ito yung silver bronze rod. Itong nilapag ko na kulay puti. Ay madali siyang ihinang. Lalo na sa mga kahit anong klaseng metal, pwede siya. Huwag lang sa aluminum. Itong rod na to ay napagaganda ito sa lahat ng bagay. Ito, puti siya. Ito ay ginagamit sa paghinang at pagdugtong ng mga copper sa mga refrigeration system. At ito yung mga magandang rod na limited ito na supply sa barko. Minsan binibigyan lang kayo ng mga 10 piraso at mga pinakataas na yung 15 piraso, 20. Kasi alam mo yung itong silver na to, napakamahal to. Yung isang rod nito, 1,800 ang isang rod nito. Dahil dong isang half kilo, nakita ko dun sa receipt, $600. So kinikwinta-kwinta ko, ang isa pala nito ay 1,800. So, ang $600 is times mo na lang sa 50, di nasa 30 mil. Ganun. Kaya,
ang bawat putol nito ay huwag mong itatapon kasi limited lang ang supply dito sa barko. Sa ngayon nga, binibigyan lang ako dito ng 10 piraso. So, nagamit ko na yung dalawa, mayroon pa kong 8 piraso. So, hindi ko itatapon ito ng mga maliit dahil magagamit ko ito, dugtong-dugtong lang. Wala namang problema doon sa plugs dahil mayroon naman akong nirequest na plugs. Once nga matanggal yung plugs sa dulo, ilulublob mo lang yan doon sa reserba natin na plugs. Huwag kang mag-alala na natanggal yung dulo na sa plugs na natanggal. Walang problema dahil mayroon man dito sa barko na plugs. So itong paghihinang ko naman dito ay stainless to copper. So ganun din ang ginagamit ko ay silver run. So nakikita niyo yung paghihinang ko ay hindi ko binabaga ito. Landahan lang siya. Dahil ang sinasabi ko sa inyo noon na ang stainless steel, pag ito'y nabaga, parang hindi na kumakapit yung silver. Parang itatapo niya, iluluha niya. Kaya ang ginagawa ko dito, pag tinitira ko, ang copper ang pinababaga ko, pero itong stainless steel ay hindi ko binabaga. Doon lang sa taas. Dahil ang copper ay maganda siya pag medyo pumupula siya. Dahil ang penetration sa loob talagang walang kawala talaga. Hindi siya magliliking. And at least na maganda yung pagkalinis mo. So yun lang ang mga tips ko ay bibigay sa inyo. Sana tako sa TV ay nakita mo na kung paano inhinang ito. At kung hindi pa rin makuha ay mag-message ka lang sa akin sa Chef Peter's TV doon sa page natin at tayo mag-uusap dyan kung hindi po mapadikit. Sure ko palagay ko pag mayroon kang silver bronze radiant sa barko mo ay kayang-kaya mo na yan. Kasi ang silver bronze radiant na yan ay napaka-friendly na gagamitin. Once nga itutok mo lang yung acetylene na low temperature ang pag-adjust mo ay hindi na siya sabihin mo na hindi siya makakahinang. Hindi, maganda ang lusaw nito basta nasa tama ang pag-adjust mo ng acetylene. Sa lahat ng rod na nasubukan ko sa paghihinang, itong silver bronze ang napaka-friendly. Parang welding. Ang welding parang si utok. Pipindutin mo lang, lalabas na at lulusaw. Ganon din dito sa silver bronze. Napakagandang gagamitin ito. Ito yung ginagamit sa mga sabungiro. Ito yung ginagamit sa panghinang ng mga kanilang tari. Yan, mayroon akong mga kasamahan naghihingi ng rod. So binibigyan ko lang sila ng isa o dalawa. Dahil enough na yon. Ang isa nga, pwede na yung sa isang rod, makakahinang ka na ng kahit mga 30 o 40 piraso. Dahil ang ibibigay mo lang dito ay mga parang ano lang, parang munggo lang ipatulo mo doon, tapos ilulusaw mo lang, i-wave mo lang yung flame para malusaw, makapenetrate doon sa pinaghinangan, katulad ng tari, ganun. Makapenetrate na yon. So yun lang ang masasabi ko at sana Taku sa TV ay nakakatulong itong video sa'yo at marami pong salamat. And I will suggest you, if you want any information, you want to learn anything, please subscribe Chef's Fitters TV.